Isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. At ang video ito ay part 2 ng ating beginner at saka budget-friendly solar off-grid setup. Sa inyong mga hindi pa napapanood ng part 1, meron po tayong pop-up dyan. No? Yan. Pakiclick po yan para mapanood nyo ng buo. At kung maaari lang ay huwag kayong mag-skip para masundan nyo ang pinaka-kabuang working principle, pati mga connections, pati mga calculations. No? Kompleto po yan. So, ina-advise ko at nare-recommend ako, panoorin nyo po ng buo yan at meron din pong link sa ibaba. Bago pa man tayo dumako sa ating tutorial, nais ko kayong anyayahan sa ating Lithium Power Philippines Facebook group. Doon ay meron kayong mga kasalamuhang mga beginners, meron mga elite, meron din mga business individuals, at meron din mga engineers, ano? Electrical engineers. Kalakip doon ay kami mga admins, ano? Isa na po ang inyong lingkod doon at meron din tayong mga experts at moderators. At ang totoo niyan, ako ay hands-on doon, 24/7 ako nakamonitor. At madalas, sumasagot po ako sa mga katanungan doon. So, kung hindi naman kayo abala sa inyong ginagawa ngayon at meron kayong konting time at gusto niyo magkaroon ng karagdagang kaalaman at makapag-interact na rin sa ating mga kasama na mga renewable energy enthusiasts, i-click niyo po yung link sa ibaba. So, for the meantime, ay magkape-kape muna kayo. Siguruhin meron kayong iniinom, ano? Huwag kayong magmadali. Tulad ko, iinom muna tayo ng kape. Siguruhin na nasa relaxed state of mind at kumare panoorin ang buo ang ating video. Sa aking pagbabalik na muli ay iisa-isay natin kung ano ang nasa labesa natin. Matapos natin mapanood ang ating animated connection, no? Na marami nagtatanong kung anong program daw ang ginagamit ko. Yun ay PowerPoint lang, no? Marami kayong magagawa sa PowerPoint. Anyway, back to our table parts layout. Okay, isa-isahin natin to. At pagkatapos nito, meron tayong setup Q&A. Hayaan nyo munang isa-isahin natin to kung ano mga to, no? So, doon sa upper left natin, meron tayong dalawang solar panel. Kaya, nag-print out muna ako ng dalawang larawan. No? Pero ang totoo niyan, meron tayong dalawang solar panel sa labas na nakonekta ng parallel. Kung bakit parallel, ay papaliwanag natin sa Q&A. Para makapag-parallel tayo ng solar panel, ay kailangan natin ng Y connectors. Narihin natin sa close-up cam. Ganito ang itsura ng Y connectors, okay? At ito ay positive tsaka negative. Ang pinaka terminal ng solar panel na positive ay male, yung ganito, no? So kaya naman ang ating pandugtong dito siguraduhin ang dalawang female. At sa negative naman, ang pinaka
dulo ng terminal na negative ay female, kung kaya naman ang pansalo natin dito, pang-connecta natin ay male, at yung pinakadulo ay female. So madali na lang yan, no? Kung naayos nyo magkaroon ng tutorial paano gawin ang DIY Y connectors, ay mag-comment lang kayo sa ibaba. Sumunod sa ating solar panel, ito yung ating linya, no? Galing sa labas. Makikita nyo sa video, no? Na-connecta doon. Okay. Dito, pumasok ito sa ating DC circuit breaker. Ang kalkulasyon nito kung paano kumuha ay nasa ating part 1. Ngayon, nakaparallel dyan yung ating DC-SPD na meron tayong ground wire papunta sa ating ground rod. Sasagutin natin yung mga katanungan na yan, kung anong sukat ng cable wire dyan at kung gaano kahaba ang ground rod, no, ilang metro. Mamaya sa Q&A. At nakaparallel yan. Ano? Tapos dito, pupunta yan sa ating solar charge controller. Ngayon, mapapansin nyo doon sa ating animated slide ay kulay blue. Ano? Ngayon, yan ay kulay green. Ang dahilan dyan, ang gamit nating battery bank ay 3S. Ito ay compatible sa 3S na 18650. Kung kayo naman ay 4S, lithium ferrous or iron phosphate users, ay ito ang inyong gagamitin, kulay blue. Ang manual natin dito, no, ay ito. Papakita natin sa inyo ang settings. Kung mapapansin nyo siguro, ito, may nakalagay dyan na ano, B2, no, 12.6. Yan po ang setting natin dyan para maging compatible yan sa ating 3S na lithium ion 18650. Sa kulay blue naman, ito naman ang manual natin. Pwede nyong iset yan sa B1, no? Yang 14.4 na yan. O di kaya, isagad nyo sa B3, 14.6. No? Kung gusto nyo magkaroon ng tutorial paano iset yan, ay mag-comment lang kayo sa ibaba. Pero napakadali po kasi nito, eh. So yan ang rason dyan kung bakit ganyan ang ginamit natin. Huwag kayong malito, ano? Pagkatapos dyan, ay dumaan sa ating shunt. Itong shunt na ito ay 50 amps at ito ay PZEM 015, no? At negative line, doon dumaan sa ating shunt. Positive, tapos papunta sa ating battery bank. Okay? DC circuit breaker. Yan, mapapansin nyo siguro sa ating animated slide, ito ay wala ron, ano? Pero may nakalagay doon na maliit na sulat na pwedeng lagyan dito na circuit breaker. 50 amp hours yata ito. Pero ang pwede nyo gamitin dito ay 30 to 50 amp hours. Okay? Meron itong active balancer, meron itong BMS. Kung gusto nyo malaman paano gawin itong battery bank, meron din tayong link dyan. Yan. O di kaya, yung link sa video description. Ito ang charging port natin, ano? Ang ginawa ko dito, ang BMS natin ay common port, ano? Pinaghiwalay ko lang yung dalawang wire para meron tayong charging at merong discharging. Itong discharging port natin, terminal, ano? Dumaan sa ating DC isolator. Ngayon, may question din to. Bakit kailangan pa nito? Okay, mamaya sa Q&A, papaliwanag natin yan. Pagkatapos dyan, dumaan sa DC circuit breaker. Kung mapapansin nyo, baliktad ang orientation nito kaysa dito, no? Mamaya papaliwanag din natin yan. Tapos yung positive-negative, pumunta sa ating inverter. Ang ating inverter, by the way, is 500 watts, no? Pero recommended ko sa inyo, pagganahin nyo ito ng 300 watts lang maximum para tumagal ang buhay nito at pati buhay ng battery bank, yung running time, ibig ko sabihin. Tapos ang AC output natin ay dito. Ito dapat dumaan to sa AC isolator switch, no? Pero since this is budget friendly, hindi ko na nilagyan ng AC isolator switch, no? Meron din kasing switch dito. At sa animated slide natin ay meron itong ground. May mga inverter kasi na merong ground terminal dito nakalagay, no? Ito wala.
So kung merong ground, i-ground niyo po yan. Ang EIC output dumaan sa ating watt meter, no? At yung ating ACSPD naka-parallel sa watt meter, no? Galing dyan. At ito yung ating ground, papuntang ground rod. Ngayon, yung output ng ating AC watt meter pumunta dito sa ating over, under, voltage, and current protective device. Pagkatapos dyan, ay pumunta sa ating AC circuit breaker. At yung ating AC circuit breaker, meron tayong multiple socket dito na extension wire at mga load na natin. Ang load natin na ginagamit ay isang electric fan at isang light bulb, no? Ito ang typical load na para dito. Kasi yun ang purpose din talaga dyan. Mamaya, sa recommended load, pag-uusapan din natin yan. Baka mamaya, merong magtanong sa inyo, pwede ba yan sa AC air condition, pwede ba yan sa refrigerator, o pwede ba yan sa water pump, no? Pag-uusapan natin yan. Bago tayo dumako sa Q&A, isa pang mabilis na workflow recap, ano? So, galing sa ating solar panel, ito yung ating linya, pumunta sa ating DC circuit breaker. At sa input ng DC circuit breaker, nakaparallel ang DC SPD at yung ating ground ay nakakonekta sa ground rod. Kaya lang terminate ko yan dyan dahil nasa table naman tayo, ano? Pero, that is going to ground rod. Ngayon, ang output ng DC circuit breaker pumunta sa ating SCC, solar panel input, at yung battery bank output, yung negative dumaan sa shunt na 50 amps. Ito ang ating PCM, positive, negative input sa ating DC circuit breaker ulit. At yung output pumunta sa ating input or charging port ng ating battery bank. Battery bank, discharging port, pumunta sa DC isolator switch. Sa input ng DC circuit breaker, output positive negative pumunta sa input ng ating inverter, AC output pumunta sa ating input ng AC watt meter, nakaparallel ang ating AC SPD sa input ng watt meter, at ito yung ground. Ang output ng ating AC watt meter ay pumasok sa ating over, under, voltage, and current protective device. At ang output niya ay pumunta sa ating circuit breaker. Circuit breaker output, papunta sa ating mga load, which is electric fan at saka light bulb. Iyan ang ating workflow or connection flow ng ating setup. Bago tayo dumako sa setup Q&A, ipagpamanhin nyo na kung maingay ang ating audio at may mga distortion na kaunti. Dahil tayo ay nasa toolshed power station natin, ano? Sana ay maunawaan nyo yan, at sa mga sensitibo nating mga viewers at subscribers, ako ay humihingi ng paumanhin. Anyway, dumako tayo sa setup Q&A. Ang pinakauna ang tinatanong ng mga kasama natin, Sir, pwede bang i-series yan kahit na PWM yung ating SCC? Ang sagot dyan ay pwede kung sa pwede, no? Kaya lang, ang PWM SCC, masyadong tataas yung voltage niya, ano? Pag tumaas ang voltage niya, let's say, ang closed circuit voltage niya na yan nasa 18. Kung yan ay siniris nyo, mag-a-add yung voltage. Magiging 36 yan. Pagpasok niyan dito, yung excess na voltage, hindi niya i-convert into amps. So technically, kapag siniris nyo yan, hindi mag-a-add yung amps. 5 amps lang ang makukuha nyo dyan, kahit na i-series nyo yan, ano? So ang SCC, 5 amps lang ang ipapasok niya sa battery bank. Yung excess voltage niyan ay hindi i-convert nito into amps. Ngayon, kung ito ay MPPT, ano, pwede nyo i-series yan at magiging efficient yung connection ninyo. Dahil ang MPPT, i-track niya yung pinaka-maximum power point. At yung excess voltage, i-convert niya into amps para sa battery bank. So, I guess malinaw yan, ano. But since this is budget-friendly, I suggest kung kukuha kayo ng MPPT, may mga inexpensive na MPPT SCC, ano, tulad na lang yung Elejoy. Hindi kaya Power MR, hindi kaya Meg Sky Blue, ano? Yung mga ganong tipong MPPT. So, pwede po. Pwede kanyong mag-series dyan. Pero, dapat ito ay MPPT SCC.
Ang sumunod na mga natatanggap kong katanungan ay tungkol sa SPD, ano? At kung gaano kahaba ang grounding rod nito at kung saan ito dapat ini-install. Pati na rin ang size ng cable, ano? Kung ano ang size ng cable. Isa-isahin natin. Well, sa simpleng setup, ang 20kA ay sapat na, ano? Ito ay merong minimum na 20kA, tapos merong maximum na 4P, ano? At ang voltage nito is 1,000. Technically speaking, kahit sa medyo malaking setup, ito ay sapat na. At kung multiple strings ang inyong solar panel, mababanggit ko lang, ano, ay gagamit din kayo ng multiple SPDs. Lalo na kung magkaiba ang placement noon, yung location, ano. Well, sa advanced tutorial yan. Sagutin natin ang isa pang tanong tungkol dito, yung tungkol sa ground rod, ano. Gaano ba kahaba ang ground rod? Ang standard talaga na recommended is 8 feet ang haba. At yan ay nasa 2.4 meters, ano? 8 feet to meters, 2.4. Pwede rin 2.5. Ngayon, alam naman natin na tayo mga Pilipino ay bihirang masunod yan. Marami akong kakilala, isang metro lang, ano? Isa't kalahati, dalawang metro. Nasa sa inyo yan, ano? Pero yun ang standard. Depende rin yan sa ano ng lupa, no? Kung moist o anuman. Kung medyo moist yung lupa, mamasa-masa ng konti, mas maganda yung grounding, no? Okay? Ang cable wire naman ito, no? Itong dito. Pwede kayong mag-connecta diyan ng from 8 gauge, no? To 14 gauge. Yan ay depende sa layo. Kung medyo malayo-layo, gamit kayo ng 8. O di kaya mas malaki pa kung gusto niyo, ano? Kung medyo malapit lang naman, 10, 12, 14 pwede rin, no? So, huwag kayong malito dyan. Ngayon, saan ito dapat nakalagay? Ang pinaka-the best na location nito ay malapit doon mismo sa solar panel mo, no? Doon ka rin mag-ano ng ground rod. Doon sa mismong, kumbaga, kung ang solar panel mo ay naka-ground mount, doon mismo magbaon ka ng ground rod. At lagyan mo ito ng watertight enclosure, doon mo ilagay ito, naka-parallel to doon sa linya ng iyong mga solar panel. Yun ang mas effective na placement niyan. Ngayon, kung wala ka namang choice na magkabit doon kung saan nakakabit yung naka-install yung solar panel, pwede itong isama sa circuit breaker na DC, enclosure box, ano? At naka-parallel yan dito. Pwede yung setup na ganon. So, sana malinaw yung tungkol dyan sa DC SPD na yan. Isa pang bagay na nakakatuwa, ano? Na natatanggap kong katanungan. Sabi nila, Sir J, pwede bang i-connect itong ground wire na to, yung cable na to sa tubo ng nawasa. O di kaya kahit anong tubo ng water supply, ano? Ang masasabi ko po dyan ay delikado po yan, ano? Imagine niyo po na ang inyong solar panel nakasagap ng kidlat. At ang kuryente galing sa kidlat pumasok dito sa ating mismong cable, ano? Pumasok dito sa ating SPD. At kapag ito ay nag-leak, magdi-discharge yan doon sa tubo. At kung nagkataon may naghuhugas ng pinggan, naliligo, well, mai-imagine nyo na siguro ang mangyayari, ano. So, babala sa mga gustong magtipid at yung cable wire na galing dito, SPD ground, ano, ay kakabit natin sa tubo ng nawasa o ano pang asa yan, ano. Huwag po natin gawin yon. Dapat separate po ang ground rod niyan, hindi sa ating mga water supply. Delikado po yun, ano. At nakakatuwa man minsan isipin, pero actually ito'y napakadelikadong bagay kapag ginawa yon. Sumunod sa ating Q&A ay itong PCEM 015, ano? Bakit daw nandito ito sa battery bank terminal, no? Hindi doon sa ating mismong solar panel. Well, kung ang placement nito ay doon sa ating solar panel, hindi natin makukuha yung malinis na amount ng amp hours or kilowatt hours or watt hours na pumapasok sa ating baterya. Kung kaya dito ito nakakabit dahil yung konsumo nito mismo, no? Yung konsumo nitong ating SCC at yung mga voltage drop dito sa area na to ay ma-eliminate natin. So ito, dito sa area na to, of course, meron pa rin voltage drop at power loss yan kahit paano, no? So dito, ang placement nito ay malinis na masusukat natin kung ano lang talaga yung pumasok dito sa ating battery bank. Ngayon, sa setup naman, gusto nyong ma-monitor ang hugot ng
inyong inverter, dito sa linya na to, no, pwede nyo ikabit yan or kabitan pa ng isang panibago para ma-monitor nyo yung konsumo sa DC side, ano? At meron naman para sa AC side, yun naman ay PCEM-022. Para naman dito yon. Yung setup na yon ay para sa mga inverter na ganito, no? Pero kung hybrid inverter kayo, hindi na kailangan dahil may mga display na yon, lahat kompleto, no? So, ang BCM natin dito, dahil maliit na setup na ito, ang shunt natin is 50 amps. At hindi kayo maliligaw sa pag-install niyan. Ano? So, mga nagtatanong sa akin paano i-install yan, ay meron pong diagram yan sa likuran mismo na napakadaling sundan. So, yan ang ating sagot para sa mga nagtatanong sa PCM-015. Isa sa mga pinaka-controversial na parts dito sa ating setup ay ang ating DC isolator switch, no? Ang sabi nila, meron, kung meron ng ano dyan, circuit breaker, bakit kailangan pa natin yan? Hindi ba pwedeng gawing switch yung circuit breaker mismo? At kailangan pa natin yung DC isolator switch, no? Okay, ang sagot nyan ganito, ang circuit breaker ay merong kakaibang yung tawag dito arcing kapag ginawa nating switch ito, no? Iba yan pag nag-arc kaysa DC isolator switch. Ngayon, pag ginawa nating switch itong DC circuit breaker, ay mas mabilis ang deterioration process niyan, ano? Kasi ito naka-design na magti-trip lang ito kapag may nangyaring hindi maganda sa ating circuit. So, hindi ito advisable na gawing switch na on and off, on and off, on and off. Hindi yan naka-design para sa ganyan. At saka yung arcing sa loob mismo ng component niyan, electrical component, iba kaysa DC isolator switch. Ngayon, isa pang scenario, no? Hindi naman perfecto lahat ng electrical parts, eh, no? May mga pagkakataon na ito ay merong factory fault, o di kaya error, ano? At marami ako nasaksihan nito na umusok na ito, hindi pa nagtitrip. Ngayon, imagine, umusok na ito. Umuusok na at meron ng parang apoy-apoy dyan, hindi pa nagtitrip. At wala kang DC isolator switch. Saan mo papatayin para ma-stop yung pagsunog dyan? Yun ang problema natin. Maliban sa magandang meron ito para patayin ang system, kapag ito nagloko dahil sa factory error o anumang malfunction, ano, mas magandang meron ka pang pinaka-main DC isolator switch. Dito mo mismo papatayin yan. At saka maganda rito, pag tinanggal mo yan, in-off mo pala yan at ginano mo, pwede mo siyang alisin. So, safe ito kung meron kayong bata sa bahay, ano? Hindi siya mapaglalaruan. Kasi hindi mapipihit yan pag wala ito, eh. So, sana nasagot natin yan, ano? Bakit kailangan pa ng isolator, meron namang circuit breaker? Okay, uunahan ko na kayo. Kasi parang naririnig ko na yung inyong tanong, eh. Kung ganun pala sa JF ang tungkol sa DC isolator switch, dapat pala meron din tayong isolator switch doon sa linya ng ating solar panel. Ang sagot dyan ay dapat sa mga advanced na setup, ano? Lalo na kapag multiple strings, multiple location ng solar panel, ang setup na advanced ay meron tayong combiner box, ano? Lahat ng strings sa isang string dadaan sa combiner box, at kung multiple strings yon, ibang combiner box, ano? Magkaiba yun, ano? Tapos, bago yun pumasok sa ating system, meron doon malapit sa solar panel array ang isolator switch. Kapag ang purpose noon, kapag nag-conduct tayo ng maintenance, ibababa lang natin yun. Isa sa mga naging controversial sa part 1 video natin, ano? Ay ang circuit breaker na ito, no? Kasi marami nagpadala sa akin ng message sa messenger. Sa JF, yung bang ginamit nyo doon sa papuntang inverter mula sa battery bank, ay pwede bang ibalikta rin yung ano, circuit breaker doon? Ipapaliwanag natin yan na maayos. May mga circuit breaker tayong na nakikita, ano, o available in the market na ang polarity ay meron sa itaas, meron sa ibaba. Ngayon, mapapansin nyo siguro yung mga circuit breaker na yon na positive dun sa itaas, pero ang indicator polarity sa baba ay negative. At negative dun sa itaas, ang indicator polarity sa baba ay positive. So, ang paggamit nun ganito. Kung gagamitin yung input ang itaas, ang masusunod na polarity ay yung sa itaas. So, kung naglagay kayo ng positive dito, na linya,
positive. Yung sa ilalim naman o sa ibaba, positive din yon. So, natural, positive yung line na yan. Kahit gamitan nyo yan ng continuity test, ng multi-tester, ano? So, kung negative doon sa itaas, negative din yung sa ibaba. Kahit na ang indicator na polarity dyan ay positive. Kaya kung babaliktarin nyo naman ang paggamit, siyempre ito ang magiging positive, yun ang negative. Dito, ilalagay ang positive at doon din ay positive. Mababaliwala yung polarity dyan sa itaas. Ang masusunod yung polarity sa ibaba. So, maliwanag yan, ano? Kung kaya naman, kung mapapansin nyo, ito ay hindi reverse-fed o back-fed circuit breaker. Kaya ito'y baliktad ang orientation. Kaya kumpara dito, no? Sumunod sa mga katanungan ay ang ating ACSPD. Paano na ba pumili o ano ang basihan sa pagpili niyan, ano? Kung mapapansin nyo, ang ano nito ay 20 kA at ang maximum ay 40. Tulad na sabi ko kanina, sapat na po ang 20, ano? At ang maximum 40. Sa voltage naman, dahil sa Pilipinas ay 220, ano? Dito naman sa amin ay 230. So, ang 275 ideal. Ngayon, kapartner nito yung ating over, under voltage and current protective device. Okay? So, ganun din naman sa ating cable wiring, ano? Ito ay from 8 to 14. At may nagtanong din sa akin dito na, sir, pwede bang isali yan sa earthing ng inverter natin? Kung tutusin, pwede, no? Pero kung gusto nyo mas safe yung setup, maganda nito dahil ito'y nakadesign para sa pagsagap ng lightning, ano? Magkaroon din ito na sariling linya bukod sa earthing ng system natin at magkaroon ito na sariling grounding rod. Paalala na muli, ano? Huwag nyo pong i-connecta ito sa tubo ng nawasa. So far, yun yung mga natanggap kong katanungan tungkol sa setup na ito, ano? At sa abot ng aking kakayanan, sinagot ko. Sana naman ay sapat yung aking mga sagot, ano, para sa inyo. Sa mga may karagdagang katanungan na hindi natin nasagasaan, mag-comment lang po kayo sa ibaba at sisikapin ko na sagutin po yan, ano. At kung hindi naman, magpadala kayo ng message sa aking Facebook Messenger. Ang aking Facebook account ay naka-link din dyan sa ibaba, ano. So, tapos na po tayo sa ating Q&A. Dumako naman tayo sa ating load demonstration. Pero bago tayo makapag-load demonstration, ay buksan muna natin ang ating system. Okay? So, step by step, unahin natin buksan yung ating linya papunta sa SCC. At kung makikita nyo, naka-on na yung ating PZM 015 at meron na din tayong supply sa ating SCC. So, siguraduhin na unang nabuksan yan bago natin i-on ang ating supply mula sa solar panel. Ngayon, pwede na natin buksan ang ating or i-on ang ating circuit breaker mula sa solar panel. So, may imagine natin ngayon, nagcha-charge na yan, ano? Naka-on na yung ating harvest storage, ano? Battery bank side. Ngayon, dito naman sa ating AC or consumption side, ano? Yung ating load side. Unahin natin buksan ang ating isolator switch, okay? Tapos, sunod natin ang DC circuit breaker. Tapos yung ating on-off ng inverter. At mapapansin natin, merong konting delay itong inverter na to. At ito ay nagkaroon din ng power ano dyan, ano, supply. Tapos nakababa pa yung ating circuit breaker para sa ating AC load. Pag tinaas natin to, ayun, naka-on pala yung ventilador natin. Naiwanan ko naka-on kanina. Tapos, ito naman, yung ating light bulb. So, meron tayong fully functional na setup. Mula sa ating harvest, no? Sa ating storage, yan. At sa ating consumption, load side. Yan ang ating load demonstration. Kaya magtatanong kayo, ano bang mga recommended load dito? Okay, patayin muna natin to, ano? Ang pagpatay nito ay dito, patayin natin. Patayin natin ang inverter. Patayin natin to. At dumako tayo sa mga recommended load.
bago natin isa-isahin ang mga recommended load na kayang patakbuhin ng setup natin o system, ay sagutin muna natin ang mga sumusunod. Ang una, may nagtanong sa akin, sir, pwede ba dyan ang air conditioning unit? Ang sagot ay, hindi pwede. Ang pangalawa, sir, pwede ba yan sa water pump? Ang sagot ay, hindi din. Okay, water pump. Matataas ang peak surge noon sa unang andar. Ang pangatlo ay, pwede ba dyan ang refrigerator? Ang sagot ko naman ay, depende. Pwedeng hindi, pwedeng okay. Bakit? Kasi may peak surge ang unang andar ng refrigerator, no? At depende na rin sa wattage. Pag hindi pasok dyan sa ating inverter, hindi kakayanin. Ang pang-apat ay, pwede ba dyan, sir, ang washing machine? Yun ang sagot doon ay, depende pa rin, no? So, pwedeng hindi, pwedeng pwede. Depende sa peak surge nga. Yung unang andar ang mahirap eh. Ngayon, kung gusto nyo, lakihan nyo ang inverter, gawin nyo 1.5, lalaki din ang battery bank nyo, lalaki din ang inyong solar panel, lalaki din yan lahat, maliban dito sa mga to. Yung mga MCB natin, lalaki din ang rating yan. Okay? Pero ano ang ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, itong beginner at budget-friendly setup na ito, ay magkakaroon na kayo ng idea sa working principle at saka sa setup na pwede nyo itong i-scale pataas o palaki. No? So dito pa lang, marami na kayo mapupulot na information at saka knowledge paano mag-build nito. At yan po ang ating tutorial na part 2 ng beginner at saka budget-friendly solar off-grid setup. Sana ay meron kayong natutunan sa tutorial na ito at kahit paano nadagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa pag-setup ng inyong sariling solar off-grid system. At ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang panunood at suporta sa aking channel. No? Kasi kung wala kayo at ay wala rin ang channel na ito. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At once again, I would like to invite all of you to join LPP, Lithium Power Philippines, sa Facebook group. Ang link po ay nasa ibaba. Sa muli natin pagkikita, maraming salamat po. Ingat at saka God bless.